Magandang araw sa inyo mga tropa ko dyan sa League of Legends. Ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano i-stream yung laro nyo sa Facebook Live. Pwede nyo siyang i-post sa wall nyo, sa mga pages na minamanage nyo, at saka sa mga group na nasa liyan nyo. So very special siya. At ituturo ko rin sa inyo kung paano i-design yung pag-i-stream nyo. Okay ba yun? O tara, umpisa na natin. So part 1 ng tutorial natin guys, na-download lang natin yung OBS. So punta na tayo sa browser, kung Chrome man yan o Mozilla, na tayo sa Google. Sa-search lang natin OBS, tatlong letra lang, OBS, or Open Broadcaster Software. Tapos lalabas na siya doon. Click nyo lang, or nilagyan ko din sa description sa baba para hindi kayo malito. Okay? Na-download lang natin itong OBS Studio sa right side. Piliin nyo lang kung Windows 7, 8, 10, Mac, or Linux. Ganun lang kasimple. I-click nyo lang siya, automatic na siya mag-download. Boom! Ayun. Antayin lang natin siya matapos ma-download. Tapos, i-install na natin siya. After natin siya ma-install, open lang natin yung OBS. So, ito na yung profile na nagawa ko before. Pero mamaya, gagawa tayo ng bagong profile para sa tutorial. Pero ngayon, ayusin muna natin yung settings kasi yun yung pinakamahalaga. Click lang natin yung settings. Dito muna tayo sa general. Yung language natin, siguro din natin English yung nakalagay dyan. Pero kung nakakaintindi kayo ng ibang language, okay lang din. For example, Espanyol, Dutch, kung ano man yung naiintindihan, nasa sa inyo yan. Pero sa akin, syempre, English. Sa theme naman, pwede kayo mamili kung dark or default, pero sa akin, mas prefer ko pa rin yung default. Tapos, i-apply nyo lang kung ano yung pili nyo. Then, dito na tayo sa stream. Sa stream naman, punta tayo sa service. Click natin yung arrow down. Siguraduhin lang natin na Facebook Live yung nakaselect, para hindi tayo magkaroon ng problema. Sa output naman, punta lang tayo sa video bitrate, siguro din natin na 2,500 yung nakalagay. Kasi ito lang yung available na bitrate sa Facebook. Ito lang yung ina-allow niya. So, ayun, dapat 2,500 yung nakalagay. Tignan natin apply, tapos okay. Ngayon naman, gagawa na tayo ng profile natin. So, punta lang tayo sa Scenes, right click lang, Add, tapos ilagay nyo lang yung gusto nyo yung scene name. For example, sa akin, lalagay ko tutorial. Sa sources, ganun lang din. So, right click lang, Add, Game Capture. Sa iba, ginagamit nila Windows Capture, Display Capture, Monitor Capture. Pero sa akin, ginagamit ko Game Capture kasi pag game capture, hindi bumababa yung FPS natin. So, para sa ating mga gamer, malaking bagay yon para hindi tayo nag-lag sa game. So, okay lang. Uncheck lang natin yung capture any full screen application. Boom. Tapos, arrow down sa window. Click lang natin yung LOL client. Yan. Tapos, okay lang. Tapos, wait lang natin siya para mag-refresh. So, para i-fit sa screen to, hold nyo lang yung shift, tapos i-drag nyo lang. Hanggang sa kung saan nyo siya gusto. So, ganoon lang. Ngayon naman, mag-add tayo ulit ng isang game capture. Ngayon, tatanong nyo sa akin, para saan naman yan? Kasi yung LOL, dalawang application yan. Isa para sa client, para sa pagpili, para sa profile, para sa pagbili ng mga champion. At isang application para sa mismo game. So, pag isa lang yung game capture natin, malilito yung system. Mamaya makikita nyo rin kung paano natin gagawin. So, itatry natin siya. Play. Mag-custom na lang tayo para hindi masyadong hassle. Para mas mabilis din. So, makikita nyo kung anong ginagawa ko dito. Ganun din nakikita nyo sa stream natin.
ngayon makikita nyo, namatay na yung screen kasi yung application ng client is namatay na. So, kung mapapansin nyo, hindi na niya kinakapture itong part na to. Pero mamaya, ayusin natin yan. Para pag nag-stream kayo, eh, makakapture yung client at saka yung mismong game. Makakapture yung mula pagpili nyo ng hero hanggang sa paglalaro nyo. Pag hindi kasi natin ginawa to, either yung mismong game lang ang mapapakita nyo or yung pagpipicks lang. So, hassle naman kung gagawin nyo pa, isuswitch nyo pa siya in the game. So, ganito lang yung gagawin natin sa pangalawang game capture natin. Double click lang. Uncheck lang natin yung capture any full screen application. LeagueOfLegends.exe. Okay. So, ayun. Na-capture na siya. Ngayon naman, papalitan natin ng mga pangalan ng game capture natin para hindi nakakalito. Yung unang game capture natin, yung Pickings, yung itong nakikita natin, ilalagay natin yan. Pickings. Para hindi nakakalito, no? Itong pangalawang game capture natin, i-rename natin siya na League of Legends. Para hindi na lang kayo malito. Siguro din lang natin yung Pickings nasa baba, yung League of Legends pa nasa taas. Paano gawin yun? Itong arrow sa baba ng sources, pwede nyo silang iangat, i-click nyo lang, arrow up or arrow down. Yun lang kasimple. Ngayon naman, susubukan natin kung gumagana ba yung mga pinagagawa natin. So, play lang tayo, custom lang ulit para mas mabilis. And guys, meron din akong tutorial kung paano mag-record ng mga replays sa League of Legends. Makikita mo siya dito sa link na nag-appear dito sa right side. Click nyo lang para mapanood nyo kung paano. So ayun na, gumagana siya. So makikita nyo yung FPS ko is 128, 167. Pero pag ginatab natin yan, bababa yan hanggang 15. Pero pag nag-altab na kayo back in the game, babalik yung FPS ko. Ngayon naman, ready na tayo para mag-stream. So open lang natin ang browser natin. Punta lang tayo sa ancms.systems. Pero nilagay ko rin yung link sa description sa baba para hindi tayo maligaw. So, pagdating natin sa site, right click lang muna, translate to English para hindi tayo malito. Dahil nakagawa to sa Ching Chang Chong. So, scroll down lang natin. Pag nakita nyo na yung create live video, click nyo lang.
Tapos magpa-pop up tong maliit na browser. Pwede kayo mamili, share on your own timeline, share on a friend's timeline, share in a group, or share on the page you manage. Tulad ng sinabi ko sa inyo, marami kayong option dito sa ginawa natin. So, for example, yung sa akin, lalagay ko na lang sa timeline ko. Tapos, click lang natin yung next. Ngayon, ayan, binigay na niya yung stream ID natin, at saka yung stream, lock stream natin, or stream key. Ika-copy lang natin siya. Click lang natin to, automatic na siya makaka-copy. Punta tayo sa OBS natin, settings, stream, tapos ipipaste lang natin siya sa stream key natin. So, paste. All. Tapos i-show lang natin siya para makasigurado tayong tama. So, DWV, DWV. So, tama. So, apply. Tapos, okay. Click lang natin itong start streaming. Ayun. So, connecting. Hintayin lang natin siya. Boom. Ayun. So, nag-stream na tayo. So, punta na tayo ulit sa website. Click lang natin yung preview. Hintayin lang natin siya. Ayun. So, ilalagay lang natin kung ano gusto natin title. For example, tutorial. Tapos, go live. Okay? Go live lang. O, live na tayo. So, check nga natin kung live nga tayo. Facebook.com. Tayo sa profile ko. So, ayun. Makikita natin na live tayo. Sabi ko sa inyo, gumagana eh. Kayo lang po walang tiwala eh. Kaling ko talaga. Kung gusto nyo naman matutunan paano pagganda yung profile nyo, click nyo lang yung subscribe para updated kayo sa next video tutorial ko. So ayun, kung gusto na natin tigil ng pag-stream natin, click lang natin yung stop streaming. Ayun, so automatic na siyang mamatay. So ayun guys, kung natulungan kayo ng tutorial na to, please like, comment, and subscribe. Bye-bye!